pinuper na natin yung solution of shampoo. Ginamit ko is sun silk para lang maging silk. Char. And then, ang wiper natin. And also, the cutter. Okay, so nagka-problema nga dito, di ba? Dahil na hindi siya ma-close ng example. Ayan, narinig mo naman. So, there's a flopping sides na natang-tang. So, kailangan is, instead na alisin to at i-discard, huwag na. Tapala na lang natin siya. So, with the use of tapal-tapal, like, dinisignan ko siya ng wave-wave. Ayan, kung napapansin nyo, para hindi halatang something is wrong sa labas. So, ayan, i-give na natin siya. Okay, so pa-deadbat na yung ating cellphone, kaya bilisan na natin to. Una, i-spray natin yung ating solution, shampoo solution sa paglalagyan na natin. Ayan. O, yun ang titirin. Dapat basang-basa. And then, aalisin natin yung kanyang tape. Na-measure naman natin kanina na tamang-tama lang siya. So, enough na yan. And then, sa pagtanggal ng kanyang ayan, ayan. Siyempre, then, pag-ano yung paglalagay natin. Okay. So, kailangan is babasahin rin din natin siya. Ayan. Tapos, ilalagay na natin siya. Ta-da! So, para hindi na maulit yung pag-flop ng kanyang dito sa sides, ididiin lang natin siya papasok dun sa rubber. Use ng wiper natin is para ma yan. May tunog pa rin so kailangan yan, flop out natin siya. Hindi ko alam kung yun ba yung point. Basta yun na. Try natin. Konti na lang. Try natin ulit. Smooth. So, okay na. Patutuyin na lang din natin siya. Another spray para finalize yung kanyang pagdikit. So, yan. Para mawala yung kanyang hangin in between. Mali pala yung pag-wipe up ko. Dapat down. Down talaga. Down. Bakit down? Kasi yung solution ng ating shampoo is umakyat doon. Nagkakaroon ng space gap doon naman sa loob. Sa ito, dito. Wala, ganyan. Try. Yeah! So, check natin siya. Ito na ngayon yung ating nilagay. Curve-curve. Para design, ano ba? Huwag nyo lagyan ng straight kung alam nyo namang hindi nyo kayang gumupit ng straight. Check natin sa labas kung anong itsura. Pero naman, kita natin. Halata ba? So, wala. Hindi siya halata. So, ayan, nakita nyo may dot. Kailangan mawala yan. Alisin natin yan. Since basa pa naman, kaya pa siyang
tanggalin para maayos. Or wipe down. Wipe down ha, kasi nasa original kwan siya eh. So, kailangan. Ganyan. Check natin ulit yung hangin sa labas. Ayan. So, kita nyo, nawala na siya. Kita nyo, nawala na siya. Wipe down lang pala. So, next naman na lalagyan natin na DIY. Another, may ganito pa kaming in-old. Meron pa. Ilalagay natin dito. So, front. So, naisipan ko na hindi siya ifu-full. Lalagyan ko siguro ng konting sneak dito. Puputulan natin. Hindi natin siya ifu-full kasi ang dilim-dilim talaga. Napansin ko na madilim. Baka mamaya niyan, hindi ko na makita yung nasa labas. Ayan. So, may sticker siya. Original sticker niya yan, diba? Kailangan lang natin yung alisin para makapag-proceed tayo. So, ayan. Dito ko nga pala nilagay yung cellphone ko. Sorry ah, wala kasi akong cellphone holder. Hi! And then, ayan. So, yung problema lang is may mga butas dito. Ayan. Later on, bago natin siya galawin, secure muna natin siya na hindi mabasa yung nandito. Lalagyan natin ng plastic and tela. Plastic muna bago tela. Kasi nga, diba, tubig yung pinanglagay natin. Solution ng shampoo. So, kailangan maingatan rin natin dahil connected ata to sa aircon. Ayan. Tapos na pala itong nandito. Sorry sa background, ha. Talagang nag-aayos kasi kami ng bahay ngayon. Naayos pa yung kusina namin. So, ayan. Mapapansin nyo, ito. Ito yung likod. Ito yung dati nang ibang tawag dito, tinted film. Pero wala na kaming planong alisin to kasi okay naman siya, okay pa naman siya. Kahit sa labas, kung makikita nyo, okay pa naman siya, ayan. So, ito, yan yung una naming dinikit. Mapapansin nyo, medyo may pagkakuan yan. Titignan natin siya sa likod para makita natin yung result. Ayan. Kita nyo? Okay na siya, diba? May floss lang siguro dahil nga hindi naman kami expert ng kapatid ko maglagay nito. Ayan, tulad yan. Ayan siya. Nakaka-bother tignan pero talagang hindi na namin magawa ng paraan yan. Unless butasin. Huwag na lang butasin sa loob, eh, diba? Pabayaan na lang. Minsan kasi hindi mo kailangan maging perfect para lang matanggap ng ibang tao. Char. So, ayan. Ito yung... Dito yung part na kanina na may gaskas. Hindi naman siya ganun kahalata. So, proceed tayo sa next project natin. Ayan siya. Ta-da! Nawala na siya. Spray natin para totally maalis yung natirang debris. Ayan o. Ayan. Uy, running down. But okay. Okay lang yan. Pupunasan rin natin siya. Nabili namin ito sa Shopee, bali, ididikit namin ito ng kapatid ko dito. Ito, ganyan. Medyo tinted siya and silver gray. Siguro sabay forma na rin, diba? Para pag tingin sa labas, medyo shiny shimmering splendid. Hawa natin muna natin yung kanyang kuwan. Ito na nga, nabalatan ko na siya. So, gradient pala yung nabili namin. Dark to light. So, plano ng
plano namin idikit is yung dark dito. Dark to light. So, nandito yung kanyang sticker. Pagbili naman ganito na siya, ha? Hindi ko na siya i-shape kasi ididikit ko na siya diretso, saka ko siya i-trim. Ayan. Ito naman. Maglibot na karoon niya. Shaded siya. Nandun yung araw. Ito ang pantalan. Nabago. Dili na sa pulyo. Nanay ko yan nagsasalita. Lagi akong karoon na sa pulyo. Pupupado lang sa mga punta kami yung tema ko. Tema ko is soon to be the pantalan. Pantalan. Cotabato City. Sikat ng araw, instead na face to face ko siya, meron na siyang harang, bongga. Thank you.
nakalimutan pala naming i-roll up yung aming bintana habang iniwan namin siya dito. Ang galing.